Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. At upang tayo'y maging marapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong paging dapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig na papunta sa silangan. Ang templo na may paharap sa silangan. Ito'y nagmula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako palabas ng pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig na nagmumula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawain sa pasilangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat ulit siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat ulit siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim na ang tubig at kailangan ng languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang panig ng ilog. Sinabi niya sa akin,
Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang sa dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abuti nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang panig ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ang bunga, pagkat ang dilig nito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo may yanagin man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Diyos ko sa aking gawad, lubing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng piyesta ng mga Hudiyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Doon ay may isang lalaking 38 taonang may sakit, at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudiyo sa lalaking pinagaling,
araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudiyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudiyo sapagkat napagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, isang lalaki ang may sakit 38 taon na. No? Matagal nang may sakit. Siya'y paralyzed, paralitigo. At siya'y nag-aantay ng magdadala sa kanya para makalusong doon sa Bethesda, no? Doon sa pool na kinakalawkaw pagka ang tubig ay gumalaw. Ibig sabihin ay may anghel na naghalo ng tubig. At pag nangyari yon, ang sino mang unang makalusong sa tubig ay gagaling. Pero itong lalaking ito'y 38 taon na doon. No? Napakatagal na. Kung siya'y marahil, baka ito'y mahigit ng nasa 70 taon na ito. No? 38 years na siyang may sakit. Kung ating titingnan, ang lalaking ito ay parang tamad, no? Andun lang siya, no? Tamad, walang nakahiga doon at nag-aantay ng taong tutulong sa kanya, magbubuhat sa kanya sa mahabang panahon, pero wala naman talagang natulong sa kanya. Kung ating titingnan, napakatindi lang kanyang pagtitiis. Ang kanyang panalawa, ang pananampalatayan niya ay matibay sapagkat alam niya, makalusong ako, gagaling ako. Sapagkat marami nang gumaling ang lumusong, mga bulag. Pero kung ating titingnan sa panahon ngayon, ano, meron kayang mag-antay na tao para lang siya'y gumaling sa mahabang panahon ng ganong katagal. Sa isang lugar na halimbawa, lugar na nagpapagaling. Halimbawa, dito po sa National Shrine. Halimbawa, yung ating Holy Water Sanctuary. May mga healing miracles yan. No? Marami pong mga nagpatunay na maraming gumaling na nilagay nila ang kanilang kamay at nilagay sa kanilang balat ang tubig na naandyan po sa ating Holy Sanctuary, Holy Water Sanctuary, sila'y gumaling. May mga malubang sakit sa balat, no? Pero sa panahon natin, ano, yung mahabang panahong ikaw ay mag-aantay, magpapabalik-balik ka dito. Sa una, hindi ka gumaling. Padalawang panahon, hindi ka gumaling. No? Tatsagain mo kaya ang Diyos sa mahabang panahon? Ay kayo magpapabalik-balik sa isang banal na lugar. Yung unang punta mo, hindi ka, wala kang naranasan na kagalingan, wala kang himalang na naramdaman, ano, bilang isang tao, ordinaryo yan, sa mga mananampalataya. Babalik ka pa kaya uli sa sunod, patatlong beses, pang-apat na beses, pang-limang beses. Itong lalaking ito'y 38 taon na nandun sa lugar. At noon niya na-experience si Jesus. At siya'y gumaling. Matyaga. No? Siya'y nagtyaga. No? Kaya tayo, ano,
sasagain talaga natin ang ganitong mga pagkakataon. Kung tayo may inilalapit sa Diyos, ibibigay niya sa tamang panahon niya, no? Kagalingan, no? Sasagain natin. At darating ang panahon, pagkakaloob din niyan sa atin. Kaya nga, ang hinihiling sa atin ngayong panahong ito ng Kwaresma, yung ating puso ay makonvert. No? Tayo maraming ginagawa. Tayo'y nag-aayuno. Tayo'y nagkakawang gawa. Tayo'y nagdadasal, nagpipilgrimage. Anong epekto niyan sa atin? Dapat makonvert ang ating puso. Saan? Sa pagtsatsaga sa biyaya ng Diyos. Padalwa, makonvert ang ating puso sa awa ng Diyos. Na tayo din ay maging maawain. Nawa yan ang maging bunga sa atin nitong panahong ito ng Kwaresma, yung conversion ng ating puso. Maiba nawa ang takbo ng buhay mo ngayong panahong ito, lalong itang iyong spirituality. Kung tatanungin mo anong lagay ng iyong kaluluwa ngayon, tingnan ninyo yung lalaking may sakit. Hindi dahil sa iyong makasalanan, kaya hindi siya makalakad. Pero nung dumating si Jesus sa kanya, siya'y pinalakad, siya'y pinauwi na, pinadala lahat, kung anong merong kanyang hinihigaan, siya'y gumaling. Pero nung magpanagpo muli, silang dalawa ni Jesus, sabi ni Jesus, huwag mo nang babalikan pa yung dati mong naging buhay, kaya marahil ikaw ay naging lumpo. Sabi niya, baka kung ano pang mangyari sa iyo, no? Umalis ang lalaki, yan, oh. Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Pag tayo'y ngayong panahong ito ng Kwaresma, tayo'y nagbalik loob na sa Panginoong Diyos, tayo'y nakapangumpisal na, tayo'y gumaling na, no? Huwag na nating babalikan pa yung mga alam natin nagpapalumpo sa atin, ano yung kasalanan. Sapagkat baka yung bili ni Jesus, doon kaabutan sa gayong moment ng buhay mo. No? Kaya dapat makonvert ka. Tayo nawa makonvert ang ating mga puso ngayong panahong ito ng Kwaresma. At ang Panginoon darating din at sasabihin sa atin, magaling kana. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, iniali namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw. At bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagkitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagot ang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Di narakila na naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin sa aming mga kasala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahinto sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan may pagmamahalan ay naroroon ng Diyos. Kung saan man mananalan ang
nananahan sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan mananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na imakinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine, sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon din po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes, sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Yun pong magkukumpisal, punta na lang po kayo doon sa likod sa Chapel of Reconciliation. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.